What's up mga Makisig yun? Welcome back to my channel, Makisig TV. So, ilang araw nga tayo mga Makisig na hindi nakapag-upload at medyo naging busy tayo. Marami tayong mga ginawa. Pero, for today's video mga Makisig, meron ulit tayong panibagong ibabahagi sa inyo. Ito nga yung may mga nagtatanong sa atin at ating sasagutin mga Makisig. So, una dito, nagtatanong mga Makisig yung sa Global PTT radio natin. Kung pwede ba siyang i-connect sa frequency? Ang tanong niyan ay sasagutin na natin mga Makisig after ng ating intro. So yun mga Makisig, pwede bang i-connect yung ating Global PTT to frequency, yung ating mga analog? So, pwede mga Makisig, pero depende dun sa Global PTT radio na model. So, ipapakita ko sa inyo yung pwedeng i-connect at yung pwedeng at yung hindi pwedeng i-connect. So, tara, kunin natin mga Makisig. Yan. Ito nga pala mga Makisig yung ating mga unit. Pagpasensya nyo na, medyo makalat tayo. Yan. So, ito, ilan to sa mga model na ang Global PTT mga Makisig na pwede natin i-connect at yung mga hindi pwedeng i-connect. Yan, sample lang. So, special shoutout po pala dun sa mga sa nag-comment at si Idol. Maraming salamat, Idol. So, sa mga nagtatanong or may mga katanungan about sa Global PTT, yan. Or sa iba pang mga radio, comment lang po dyan. Yan, medyo madilim. Comment lang dyan mga Makisig at atin pong sasagutin yung inyong pong mga katanungan para sa susunod na mga videos. Yan, yung tanong nyo po ang ating masagot. Yan, so ito. Unahin natin mga Makisig yung hindi pwedeng i-connect. Which is G1, yan, isa na yan, G1, G0, at yung MX2. Yan. So, yung ibang mga model na yon ay hindi pwede siyang i-connect. Kasi Global PTT platform lang siya. Like dito, ayan. This is a G1 Global PTT. May sarili siyang platform katulad po ito ng katulad dito ng kung alam niyo po yung sa Cygnus NX100, yung Cygnus NX100 po may sarili siyang platform. Katulad po nito, may sarili din siyang platform server at pwede na siyang i-connect. Pero ito hindi pwede siyang i-connect sa analog radio. May sarili din siyang platform. So, ito, maganda to, mabilis magamit, napakaganda. And may privacy talaga dito. May sarili kayong channel, server. At pwede nyo din siyang i-modify. So, ito, isa din ito mga Makisig. Yan. Itong ating MX2. Yan. Global PTT din siya mga Makisig yung platform niya. Ang kagandahan naman nito, mas upgradable ito compared sa G1 at saka sa G0. At pwede rin ito mga Makisig i-connect sa Wi-Fi. 2 SIM slot, yung G1 at saka G0. Ito. 2 SIM slot siya. Hindi lang siya pwedeng i-connect sa Wi-Fi. So, unlike nito, yung ating MX2, pwede siyang i-connect sa Wi-Fi at the same time, pwede siyang lagyan ng SIM card sa likodan. Yan. May lagay na, may slot yan SIM. 2 SIM slot siya, pwedeng i-connect doon. Complete package yan mga Makisig. Yan. Isang set. Pakita natin. Yan. Charger, battery, isang set. May kasama din yung belt clip at saka lanyard. Yan. May kasama din yung tornillo. May user's manual. So, pakita ko naman mga Makisig sa inyo yung pwedeng i-connect sa Wi-Fi, pwedeng i-connect sa analog radio, which is yung model po ng Global PTT natin. Pakita natin. Ito. Medyo malaki lang siya. Global PTT 5288, pwedeng i-connect sa analog radio at pwede ding i-connect sa Global PTT. Yes, mga Makisig, meron din tong repeatable radio. Ang analog na pwede nyo siyang frequency is UHF. Yeah, yung katulad po ng mga Baofeng
bago pa yung 888S, yun po yung mga frequency na pwede sa kanya. Pwede kayo mag-modify dito. Pwede nyo lagyan siya ng, ng frequency na gusto nyo. Basta, UHF. So, yung range niya is 400 to 520 MHz. Meron dyan sa likod na UHF. So, pwede nyo siyang lagyan ng SIM card para sa Global PDT. 2 SIM slot din to mga makisig. Yung pinakang maliit na SIM card, yung nano SIM card, yung pinakamaliit. Yan. Malaki siyang tingnan mga makisig. Tapos, medyo mabigat compared doon sa mga Baofeng 888S, Baofeng UV5R. Mas heavy siya. Isang set din to mga makisig pag nag-avail. Ayan, pakita natin. Ito yung mga inclusions sa kanya. Ayan. Battery, charger, Type-C na to pala mga makisig. Ayan, Type-C charger na siya. Ito, ayan. Tapos, meron siyang stack antenna para sa analog. Cover ng kanyang battery. May kasama na din siyang tornilyo. Ayan. Tapos yung sa charger. So, ito may kasamang free yan mga makisig na screw. Screwdriver na maliit para dun sa lock ng battery. Ito yung battery niya. Laki. So, ang battery nito mga makisig ay 4,000 mAh. Mas malaki ang capacity compared dun sa iba pang mga battery. Ayan. So, ang model na available tayo mga makisig is minamarket natin G0, yung pinakamaliit na cute size. Sunod doon yung G1 na mas malaki-laki, pinakang tinatawag kong mas kuya nung isa. G0 kasi yung pinakamaliit. So yung sunod naman yung MX2, yung pinakita ko kanina. Ayan. MX2 nya mas upgradable na pagka Android naman sya. Ayan. Cute size din. Malaki, mas malaki yung yung screen niya compared do sa isa. Tapos ang kagandahan siya sa kanya, pwedeng siyang i-connect sa Wi-Fi. 2 SIM slot na siya, pwede siyang i-connect sa Wi-Fi pa. Tapos yung sumunod, itong pinakamalaki, yung kanyang MX 5288 Global PTT. Yan. So ayun yung mga available natin mga makisig. So kung nagustuhan niyo po yung video, don't forget to like and subscribe. Then mga makisig, kung meron po kayong suggestion or komento, comment nyo lang po dyan sa kababa sa comment section at ate po sasagutin. Palay nyo, susunod yung comment nyo na po yung ating featured. Ayan. So hanggang dito na muna mga makisig, at pagpapatuloy na natin mga mag-upload at medyo available na tayo yung mga pang ate na ako nasa kabilang bahay, hindi ko pa natatayo dito sa gawang nagtayo kasi kami ng computer shop na additional income. At muli, maraming salamat po sa mga nag-avail nating mga unit at sa mga solid subscriber natin, nabulo na tayo. Thank you so much po sa inyo sa walang sawang pag-support at sa Makisig TV. At kung nakaabot ka dito sa video na ito mga makisig, huwag niyo pong kalimutan and pindutin niyo po yung subscribe button kung bago po lang po kayo. Okay, maraming salamat po. See you next video. Ingat-ingat po. Maraming salamat. Makisig TV. Adios. God bless po.